Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Lunes, ikalabing lima ng Pebrero taong 2021. And as usual, we would like to remind you to always wear your face mask. Face mask, K95. At saka ang inyong mga face shield. At pag kayo po ay nasa labas na for your non-essentials, be sure you observe the 2-meter distance or 6 feet para we will be avoiding transmission with each other kung just in case meron ang isa sa atin o sa masasalubong natin o makakatabi po natin. And always, don't forget to wash your hands with soap and water for 20 seconds. At syempre, huwag niyo kalilimutan, magpapalakas kayo palagi ng katawan. Magpalusog kayo. Healthy body dapat. Eh, paano ba tayo magiging healthy kung hindi tayo kakain ng masustansya lamang ng mga pagkain? Hindi yung dadala sa atin na sakit ng diabetes, ng alta presyon, sakit sa puso, may gout, may rayuma. Uminom kayo ng maraming tubig. Yan lang naman ang sekreto. Plus, kumain kayo palagi ng gulay, mga seafoods, yung mga karne-karne, gawin nyo nalang parrikado, saka once a week pwede na yan. Uminom din ho kayo ng inyong vitamina kung meron kayo. Inumin. Mga fruit juice, mga prutas. Ang ginagawa ko doon sa oranges eh, talagang pinipiga ko yun. O kaya calamansi juice. And then, don't forget to exercise. Matulog kayo ng tamang oras, tamang bilang. Para healthy tayo. O alam nyo, meron akong ibibida sa inyo. Noong, kailan ba yun? What? Was that Saturday siguro? Sabado? Ako ay napilitan na nagpunta muna tayo sa dentist at namamaga naman yung gums natin sa upper gum natin. Mukhang talagang yung mga gumalaw ng mga orthodontist sa akin. Hindi naman yata orthodontist yun eh. Talagang grabe tayo. Anyway, pagka-dentist ko po, ako'y pumunta sa Laonglaan. Napuwersa tayo. Matagal na tayo hindi nagpupunta sa Laonglaan. Alam niyo yung lugar na yun? Hindi even doon. Nandun pala yung Dangwa. Nagpupunta ako ng Dangwa, pero yung Dangwa o yung kung gusto niyo bumili ng mga bulaklak na mura. Pupunta ako doon, pero hindi wala yung Laonglaon pala sa may unahan pa. Kasi nagpupunta ako sa may gitna ng Laonglaon. Doon po kasi ang bilihan ng mga antigo, gusto niyo mga lumang kahoy, doon. Kahit na anong antique, pupunta kayo doon. I was forced to go there kasi yung mga tinamaan kong magaling na papalagay tayo ng kasi yung drainage dyan sa aking bahay eh, na marayata, so they wanted to put another a new one. Maniwala ba kayong sinira yung aking flooring? Antigo, 200 years old yata yung flooring natin eh. Ginak hammer. Sorry, I've never been so upset in my whole life. Kaya nga hanap tayo ng kapalit. Punta tayo dyan sa Laonglaan. Nanta natin si Aling Lina Guerrero. Wala naman. Nakita natin yung mga old bracket na magaganda. Uwod naman ng mahal. And then, pinuntanong natin, meron kasi kami binibila ng Dr. Panelo dati nung kami nagsisimula pa lang na magpagawa ng bahay namin during mga year yun, 1982. Nung inumpisa namin itayo sa Marikina yung bahay namin. Kilala namin yung mag-asawang Tony Basco at si Lucy Basco. Meron silang Basco Lumber eh. And doon kami, marami kami namili doon. Pati yung mga, yung bahay kasi namin ni Doktor. It is a modern building. Alam mo, eskwalado eh. Pero all parts, eh puro antigo. Parang barandilla, to flooring, to huge doors. Lahat, basta. Parang puzzle eh. Tumama naman lahat. Anyway. So, naghahanap po ako ng tiles. Wala naman akong makita.
wala rin dyan kila Tony and Lucy Basco. Kakatuwa nga, dahil nung magpunta ako, eh, siguro, last time I was there, 6 years, 7 years ago. Nung nagsisimula pala kami bumili sa kanila, eh, palagay ko, yung abogada nila ngayon, can you imagine, may lawyer na sila, nasa office of corporate counsel pa, si Attorney Joyce Basco Cuoco. Ko Basco, nalilito na ako sa apelido, Galera. Eh, hindi pa pinapanganak. Namimili na ako noon. Eh, nung pumunta ako kami doon, eh, nagulat ako, nandun sila lahat. So, tuwan-tuwa naman, para nag-reunion kami. Pinakain pa ako ng lunch. Salamat, ha? And then, may na-discovery ako na pinupunta ng mga tao, papakita ko sa inyo yung picture. Meron pala sila doon, bulaluan. Pag-aari. Ito yan yung katabi ko sa picture, si Jayco, ang anak ni Lucy at ni Tony. Abay, napakasarap. At may mga tao sa loob. Meron yung social distancing. Eh, yung si Tony, nasa ba si Tony? Naglalakad kami sa kalsada eh. Meron din kami social distancing. Yan. De, yan eh, nung bumibili ako ng, bumibili ako ng bulalo kasi ang sarap eh. Tapos, oh ayan, yan ang attorney Joyce Galera, anak ni Tony at ni Lucy. O, biro mo. Hindi pa pinapanganak yan, bumibili na ako sa kanila. Ngayon, meron siyang premium, meron pa siya negosyo, yung hawak ko. Nasusum ba yan? Premium coffee, ang sarap eh. Can you zoom that, ano? Yung hawak ko. Pwede ba i-zoom yan? Ah, hindi. Anyway, eh, kung gusto niyo ng kape yan. Tapos yung kanilang tatay, si, ayan, si Tony. Si Tony Basco, ayun, oh, may social distancing kami when we cross the street. Can you imagine, dati-dati, napaka-ordinary yung bahay nila after several years. Ayun, isang building, may elevator pa sila. Ba talaga buhay, no? Tayo ganun pa rin. Anyway, salamat sa iyo, Alan, also. Alan, Jake, and Joyce, and Tony, and Lucy. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. And then, kahapon nun naman, eh, yung isang kaibigan namin, kasawang malapit din sa amin, itong si Sarah Manilay, at saka si sino ba ito? Si asawa ni Sarah, si Warren. Eh, namatay ho si June Eduardo Manilay. Kaya dahil malapit ho sa amin, eh, nagpunta ho kami. Kasama ko si Daisy Romualdez na malapit din sa kanila. At alam niyo, meron akong maraming nakita ron. Yung San Pablo pala. Ito yata, tawagan natin si Secretary Berna Puyat. Secretary Berna, eh, meron pala, yung palang lugar na yon. Eh, maraming tourist attraction, palagay ko. Kailangan ma-i-promote natin to. Nagpunta po ako, dinala ako nung anak nilang si Jenny. Dun sa Sulyap. Alam niyo yung Sulyap? It's a beautifully antique Spanish era design restaurant. Na nagmamay-ari nito ay si Mr. Empalmado. Nabit nga natin yung kanyang daughter na si Teresa Empalmado. Nag-run. Nagulat po tayo kasi ubod ng ganda. Papakita ko sa inyo. Ha? Tingnan nyo yung mga pictures nito. Kung pumunta kayo sa San Pablo, makikita nyo. Tingnan nyo ito. May social distancing yung mga kumakain. Marami yung tao kahapon kasi Valentine's Day eh. May pamilya, tapos may mga couple. O tingnan nyo yung mga ano, tingnan nyo yung ceiling, tingnan nyo yung mga ilaw, pati yung mga nandun sa wall. Ano susunod na picture? Pati nga yung mga sila nila, o tingnan nyo. Hindi ba ang ganda o? Napakaganda. Eh ako pa naman yung napakahilig ko sa mga antique.
yung pangatlo. Oh, tingnan niyo yung garden nila, oh. Tsaka doon ko nakita yung hinahanap. Alam niyo yung bintana. Merong anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung awning. Titingnan niyo yung awning na yun. Wala na akong makitang awning na ganyan. Yung aking bintana, gusto ko rin lagyan eh. O, tingnan niyo pa yung susunod. O, tingnan niyo yung ilaw nila. O, di ba? Panahon ng Kastila pa yan. Napakaganda. Kailangan mapromote ito. Makita nila. O, tingnan niyo. Social distancing yung pamilya nga. Ha? O, sunod. Pati nga, tingnan niyo yung flooring niya. O, kakatuwa. Ang design, pati yung silya niya, yung talagang sinauna eh. Next, ano pa? O yan, hintayin niya yung garden niya. Ang ganda eh. Ako ang kumuha niyan. Lahat na pictures niyan ako kumukuha. Sa telepono ko lang. O, ito naman si Jen. O, yan ang maasikasong anak ni Warren at ni Sarah Manilay. Jen Manilay. Siya ko nagdala sa ating usasang lugar kahapon. And then, ayan, tingnan nyo, oh. Hindi ba ang ganda niyan? Kaya pag naka San Pablo kayo, punta kayo dun sa Suliac. Hanapin nyo si Teresa Empalmado yan, magpapatakbo. O, oh, yan pa, oh, tingnan nyo yan, o. Oh. O, tingnan nyo yung, can you see that stairs? Naku, type na type ko yung stairs na ganyan, yung barandilyang luma. Napakaganda. Pagkatapos, o, oh, ito, ayan, tingnan nyo yung paakyat, oh. Di ba ang ganda niyan? And then, since yung wake nung June Manilay, eh nandun sa tabi ng simbahan, at Linggo naman kahapon, eh matagal na tayo hindi nakakapagsimba eh. So, pumuntaw tayo, tama-tama may misa eh. Tingnan niyo yung, ito mga gusto ko dyan sa San Pablo Cathedral. Ang pangalan niya ata, San Pablo Unang Ermitaño Cathedral. Alam niyo ba kung ilang taon itong simbahan ito? 1700 plus pa. Kumbaga, kung 17, di 200 years, almost 300 years na yung simbahan. Napakaganda ko, sayang. Hindi ko nakunan yung harapan at likuran. O, tingnan niyo ito. Itong akasyang ito, I think that's more than 100 years old. Akasya ho yan. Nasa may likuran ng simbahan. Nambito natin yung Paris Priest. Kaya lang, tatawagan natin ng Historical Commission at ang Simbahang Katoliko kasi noong 1992, I was in San Pablo. Nakarating na ako dyan, ang napansin ko, ang unang mapapansin nyo kasi dyan sa simbahan ng San Pablo Cathedral, eh yun nung, apart from din yung simbahan na talagang Kastila pa ng panahon, ng mga bricks, ubod ng ganda, ang kapansin-pansin ko, yung mga bakod. Alam niyo ang bakal nung panahon, yung mga bakal nilang ang kakapal, tapos may mga tingga pa, yun, nakapaliga siguro. There must be around 50 pieces kung yung mga hati-hating, ano, yung paikot. Maniniwala ba kayo, dapat pala kinunan ko, nakalimutan ko kunan. Pinalitan ho yun ng ordinaryong mga bakal, yung maninipis, maliliit. Yun daw ang iskandalo ron sa San Pablo. Hindi nila mapaliwanag kung bakit yung panahon, mga 10 years ago yata, 10, 11 years ago, nawawala isa-isa daw yung mga bakod na mga antigo. That must be worth millions. Yung lalaking bakal na yun at ang ganda-ganda. E pinalitan ho. At sabi ng mga taga ron, parang inimbisi nga pero wala nangyari. Siguro, kailangan maibalik ho yun. Ang mga usap-usapan doon, eh nakarating daw sa Villa Escudero yun. Nandun daw yun, hindi na natin malaman kung ano. Eh, pero dapat siguro yung Historical Commission, since napakatanda na po yan eh, napakatanda na yung simbahan na yan, kailangan gawa kayo ng paraan para maibalik yan sa San Pablo yung pong mga bakal na ubod ng gagandang mga antigo. Kailangan paliwanag ng obispo noon, kung sino man yung obispo noon. I wonder kung alam ng cardinal natin yan. Anyway, bago tayo umalis, pabalik, nagpunta ho tayo, dinala naman tayo dyan sa Laguna Choppers. Naku, nakakatuwa. Eh, si Presidente,
Presidente Duterte, yung nakita ko yung mga gusto nyo, mga type nyo, mga motorsiklo doon. Yun ho eh, nagre-restore itong si Elmer Reyes ng mga motorcycle, mayroong BMW doon, lahat ng klase. Tingnan mo, ayan o, nakikita nyo yan o. Tingnan mo nga yung iba pa. Ayan o, kita nyo yan, lumang yan o, ang ganda. Nire-restore ho nila. Meron pa, ano pa ba yan? Ah, ito naman, kakatuwa. Meron ako laki na scooter. Sabi ko, ano yung scooter na yan? Anong year yan? Sabi ko ni Elmer Reyes, ha? Siguro, mga 1955 ho yan. Kanino naman yan? Ang gulat ako. Sabi niya, kay Willie Han ho yun. Oh, sabi ko, ikapit bahay namin si Willie Han. Sa kanya pala yan. So sabi ko, kunan niyo nga ako ng picture at padala ko nga sa kanya. Hindi pa pala siya nakakarating sa Laguna Chavez. Kaya gulat na gulat siya. Buti pa ako nakarating dun sa pinagdala niya ng kanyang scooter. O, tingnan niyo, buhay na buhay pa, umaandar pa yan. Ano pa susunod? Ayan, BMW. Yan daw ang pinakaluma niya. 1950 rin yan, o 40s. Pero umaandar pa rin. Balita natin, si Ramon Ang, merong biniling pareho niyan. So nakakatuwa, maraming magandang makikita po sa San Pablo. Ito naman ang maganda ring ibabalita ko sa inyo. Alam nyo, pag-uwi ho namin, dahil matraffic ho dyan sa may ano bang lugar yun? Santo Tomas, Batangas, papuntang San Pablo. Kasi meron simbahan doon, yung Padre Pio, pinupuntahan pala ng maraming tao yun. So, madalit sabi, matraffic kami ng gusto ron. So pagbabalik, sabi sa amin, dumaan kayo sa bagong rota, may diversion road dyan. Sabi ko, di, dadaan pa kami pala ng Lipa City. Pero alam nyo, tamang desisyon kasi. Abay, nagulat ho ako, siguro mga 8 lanes yata yun eh. Yung diversion road ng Lipa, napakaganda, napakaluwag. Madali sabi, in 15 minutes, nandun na kami sa Lipa from Calamba eh. At saka, naalala ko ngayon yung palagi natin binibida rito. Yung Skyway Stage 3, di ba binuksan, inaugurate nung isang linggo. Yung isang bisita natin nung isang araw, sabi sa atin, naku sir, galing ko kaming Alabang, in 15 minutes, nandiyan na kami sa Araneta Avenue. Ha? Sabi ko, talaga? So, tinawagan ko yung Secretary Mark Villar. Sabi ko, Sec Mark, saan ba ang entry? Kapo nandito na kami sa Alabang, malapit na kami, approaching na kami. Paano ba makadaan doon sa napaka gandang ginawa ng administrasyong ito na maglagay ng Skyway Stage 3? O di tinuro naman ako sabi. Madali sabi, doon ako kami dumaan ako, talaga namang ginhawa. I think in 15-20 minutes, talagang bumagsak kami ng Araneta Avenue. Yun ang dulo, yung malapit na sa Quezon Avenue, doon kami bumaba. Kung biro niyo, so napakadali. Ang naging problema lang, doon sa mga toll gate, the same problem with respect doon sa yung barrier na ang bagal. Kumalaman kung bakit naman. Lahat naman umaandar yung, anong tawag doon? Di ba may bagong yun, wala nang cash, card na lang. Pero nagta-traffic pa rin. Yun ang nakadelay sa amin. Siguro mga 30 minutos din kami. Tumagal pa rin kami. Pero anyway, yun o ang kagandahan ng Department of Public Works. Kasama na yung Department of Transportation ni Secretary Tugade. Kasama na rin si Ramonga nang doon na nagtulong-tulong sila. Yun ang pinasasalamatan ng mga negosyante. Na because of this build projects of this administration, talagang marami ang nakinabang, nandecongest ang EDSA. If you notice, kung nag-ano kayo sa EDSA, mayroon pa rin traffic, pero hindi na kasing traffic nung bago dumating yung mga skyways na yan. Kaya
maganda yung naging biyahe natin, marami tayong nadaanan, marami tayong natuklasan. Yun yung nga palang ano, doon sa mga hindi pa nakakalam para doon sa Quezon, Manila, eh ililibing ho yun. Kailan ba? Bukas, bukas ho ilibing. So nakikiramay ho tayo sa pamilya ng Manila sa pagpanaw ni June Manila. Puntahan ho natin itong Department of Health. Ito, maganda hong balita to. Alam niyo po ba na 93.2% yung mga nagkasakit ng coronavirus ay gumaling? Kung ibabatay po dun sa kanilang record, hindi po ba meron tayong maraming nagkasakit sa atin eh? Alam niyo ba kung ilan ang gumaling? 10,967. Kaya dumagdag yung survivors natin mula nung nagkaroon ng pandemic. Naging more than 500,000 na ho. 511,743 survivors. At so far, yung pong mga bagong kaso natin, 1,928 na lamang. At kung susumahin mo, yung active cases natin ay umabot sa 25,918. At yung overall tally natin ay 549,176. However, as we said earlier, 92% ang recovery, o 93.2% ang recovery natin. Kaya, sabi ni Secretary Francisco Pinkoy Duque, yun daw pong mga active cases natin, sinuri din nila, and ang nakita nila, yung mga mild cases lamang, mas malaki, 86%. Yun namang asymptomatic, 7.2%. At yung pong critical, mga serious, 3% lamang po. At 2.9% yung talagang severe. At 0.091% ang moderate condition. Nakatala po tayo ng bagong 8 patay. Kaya yung death toll natin, mga 11,515. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung ikukumpara nyo talaga yung number of deaths in relation to 1 million population, malayong mababaw ang ating bilang. Kaya sabi po ni Secretary Duque, kahit na dumating na yung bakuna at binabakunahan na tayo, patuloy pa rin nung susuriin nila kung ano pang mga gagawin nila, mga hakbang na makakasiguro na tayo po'y mananatiling ligtas. Kasi even after the vaccine, sinasabi ho ba nila na kailangan pa rin tayong magsuot ng mask, ng face shield. Hindi po ba? Kaya humihingi po si Secretary Duque ng kooperasyon sa lahat ng mga kababayan natin. Ayaw na muna, alam nyo ba, nababalidate talaga eh. Diyan sa Metro Manila, maniniwala ba kayo sa Metro Manila? According to DILG survey ito ah. Abay, 70% ang ayaw magpabakuna. 20 to 30% lamang ang gustong magpabakuna. O hindi po ba, dati 50% plus lang ngayon, 70% ang Metro Manila. Talaga may problema ho tayo. That is precisely why this program has been calling out dun sa mga senador, lahat ng mga sinasabing leader sa lipunan. Nasa halip na kung ano-anong issue sa bakuna ang i-raise nyo, kesyo meron tayong pinipreferr na uri ng bakuna, kesyo merong corruption, kesyo bakit ganito, bakit ganyan.
Hindi ba ang panawagan natin, abay, may problema tayo. Meron nga tayong bakuna, meron tayong pambayad. Pero baka wala tayong babakunahan. E paano na yung mga binili natin? Kaya kailangan talaga, eh, hikayatin natin na ang mga tao maniwala na makakatulong ang bakuna. Sabi ng mga nababasa ko, mauna kayo, ay wala akong problema, mauna kami. Pag dumating ang bakuna rito, nandyan tayo sa unahan, kagad. At si Presidente, eh, lalo na si Presidente, hindi ba siya unang-una ka nag-volunteer nun eh? Wala akong problema. Pero, doon sa mga medyo alinlangan pa. Kasi sinasabi nila, eh, hindi naman pala 100% eh. Eh, wala naman ng 100%. Alam nyo, kahit pa rin 70%, 50%, 30%, nakakatulong pa rin ito. Sabi nga ni Dr. Panelo, nakaka-prevent pa rin yan ng pagkakasakit mo ng coronavirus. Kasi meron kang, may pumasok na mga pananggalang ka na rin sa loob eh. O hindi ba? Kung dati-dati 100% kang open for transmission, eh may pumasok doon na mga warriors mo, panlaban mo. Whether 30 yan, 50, 70, o di meron ka ng kalasag. You know, yun ang kagandahan. Talagang itong deng box lang talaga nakasira dito, talagang maraming natakot eh. Yun ang yung problema eh. So, kaya sabi natin, keep on educating. Yung mga doktor, kailangan palagi kayo naririnig. Yung mga scientist natin, sila Dr. S.P. Cabral. Minsan nga maimbitahan natin dito si Dr. Cabral para siya mismo ang manghikayat sa inyo. Eh, pati yung sa UST, ganun din eh. Sa online survey daw niya sa UST, professors and students had also showed only 55.9%. Kung biro nyo, kalahati lang, a little more than kalahati, ng kanilang 15,651 respondents who are willing to be vaccinated. Talagang may problema tayo. Yan talagang dapat na i-concentrate na din. Yung pong open access line survey conducted by the USA COVAX research team mula noong Enero 16 hanggang 30 at pinost nila sa several media platforms. Sa Pilipino, sa wikang Ingles. At ito'y sinagot ng mga Pilipino doon sa 17 riyon sa ating bansa. Yun o ang lumalabas. Ay, nako. Kailangan talaga. We should be more serious and consistent with educating our people on the efficacy and the necessity of having ourselves vaccinated or inoculated. It doesn't matter kahit to anong bakuna. Tinatanong nga tayo eh. Ano raw bang preferred kong bakuna ko? It doesn't matter sa akin. Alam sa totoo lang. Kay Pfizer yan. Kay Moderna yan. Kay ano pa yun? Sinovac. Sinopharm. Sputnik. Para pareho yan. Pareho-pareho yun makakatulong sa atin na pananggalang natin sa pagpasok ng virus. Yan ang katotohanan dyan. Yung pong Department of Finance, teka muna, buti pa magpahinga muna tayo, mukhang di pa tayo nagbe-break. Let's have a little break. We'll get back to you. Thank you.
Okay, balikan na po natin. Alam niyo itong, ano ba ito, yung Department of Finance natin, nagbigay po ng infusion ng 12.5 billion pesos. Saan? Dito po sa Development Bank of the Philippines. Bakit? Eh para magdagdag ng mga pondo para dito sa ating lending institution. Para ito'y makatugon sa mga programa. Halimbawa, bibigay po tayo ng mga pautang na madaling bayaran. Para saan? Sa transportation, sa healthcare, edukasyon. Kasama na yung mga maliliit na mga negosyante. Pati na lahat na apektadong industriya. At yung pong 12.5 billion na appropriations na ito po ay inaprobahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Eh, ito yung ano, kung saan ilalagay number one, yung 5 billion para sa transportation sector. Kung baga, yung mga nasa transportation sector, meron kayong 5 billion na pag-uutangan dyan sa DBP. Kung kailangan nyo. E biro nyo, merong ilang bang transport cooperatives meron tayo? 68 transport cooperatives, sila magiging beneficiary. Number two, yung 2 billion naman para sa healthcare assistance. Saan naman ito gagawin? O sa dadalin? O makikinabang sa 20 hospital, 20 hospitals ang beneficiaries nito. At yung pong 500 million para sa 17 eskwelahan. At yung 5 billion para doon naman sa 230 small, medium, micro enterprises na dinatawag. O, hindi po ba? O, kayong mga kritiko, mga oposisyon, sasabihin nyo na naman, walang ginagawa ang administrasyon. Mali ang tugon, walang tugon, kulang ang tugon. Ayan ha, ayan, nakikita nyo, nag-infuse ng capital, ng pera dyan sa DBP para magamit, mapakinabangan nung mga sektor na tinamaan ng pandemya. Eh, yung 12.5 billion po yun, eh, siguradong magbibigay ito ng liquidity support sa mga tinamaan ng COVID-19. At sigurado siyempre magkakaroon ito ng multiplier effect sa economic activity. Sapagkat sa bawat piso na binibigay nyo rito sa kagaya nitong DBP, eh siyempre, it will generate around 10 times ang value ng credit, sabi ni Secretary Sunny Dominguez. Bakit naman hindi magkakaroon ng multiplier effect? Eh kung dami kang papautangin ng mga sektor, o na pag pinautang mo yan, di mabubuhay na yung negosyo nila. Pag nabuhay yung negosyo, ibig sabihin, magkakaroon na ng maraming trabahante, trabaho, gagalaw na yung ating ekonomiya, may mamimili na, iikot na ang pera, o di, babalik tayo, hindi po ba? Yan ang kagandahan. Yan ang ayaw pakinggan at ayaw kilalanin ng oposisyon at ng mga kritiko. Yan ang katotohanan. Ito lang si Secretary William Dar. Meron na naman siyang bagong nilulunsad na programa in partnership with LGUs, pati private sector, pati na yung mga veterinary and hog raisers groups. May nilunsad dyan sa Batanga City yung tinatawag niyang National Hog Repopulation and Bantay sa ASF sa Barangay. Kambal na programa ito. At alam niyo ba ang combined public and private investments dito sa programa ito? 29.6 billion pesos. At ito, eh, nilalayan ito na makontrol natin yung pagkalat ng African swine fever. At ito ang naging dahilan kung bakit tayo nagka-problema sa
mga karne natin, pati sa kasama na dyan yung chicken, baboy, baka. Kaya in order to encourage backyard and semi-commercial raisers dun po sa mga ASF free areas and green zones para makabalik sila sa negosyo ng swine fattening and piglet production. Ang ginawa mo ng Department of Agriculture sa pamamagitan nitong Agricultural Credit and Policy Council. O sila ho ay nag-aalok ngayon ng pautang at zero interest. Walang interest. O kung inutang mo 1 milyon, 1 milyon din mabayaran mo. Sabi po ni Secretary William Dahl, ito na ang bago at matibay na plataforma sa pagsusugpo ng ASF. And with the United Front, sabi niya, naniniwala akong magtatagumpay para makontrol natin yung ASF. O hindi po ba? Kaya itong si Secretary William Dahl, okay, okay ang ginagawa mo. Samantala, si Pangulong Duterte naman, eh nagbigay po ng kanyang tiwala na itong sandatang lakas natin, na, bakit mayroong modernization program, yung kanilang programa ay mukhang paying off na raw. Ibig sabihin, nakikita na yung tagumpay. Kung titingnan mo raw, yung mga matagumpay na mga proyekto upang mapanatili ng militar yung kapayapaan at kaayusan, yung peace and order natin. I mean, in other words, in relation to terrorism, in relation to rebellion, in relation to drugs, illegal drugs. Eh, si Presidente po yung nagsalita dyan sa Clark Air Base sa Pampanga. At sabi niya, in-approve ko yung pagbibili ng mga combat utility choppers sandatang lakas para yung mga sundalo natin eh maganap nila yung kanilang tungkulin at papel sa pagbibigay ng proteksyon sa buong bansa. Sabi ni Presidente, recently I have approved the proposal to acquire more combat utility helicopters for the Armed Forces of the Philippines. With our recent gains against various terror groups, I am confident that our efforts under the AFP Modernization Program are already paying off. Nung nagpunta po siya sa Pampanga, eh, in-inspection niya po yung Philippine Air Force, newly delivered air assets. Naka-display po dun sa Haribon Hangar, yung pong 6 na aeroplano, kasama dun yung C-130. Tapos yung 6 na Black Hawk utility helicopters, 6 na A-29B Super Tucanos, 6 din na Hermes 900 unmanned aerial vehicles, and 4 units of Hermes 450 unmanned aerial. Sabi po ni Presidente, siguro daw yung mga dedikadong lalaki at babae ng sandatang lakas ay pagpapatuloy yung kanilang unwavering commitment at selfless service to the Filipino people and the entire nation. At nagpapasalamat ang buong bansa. Meanwhile, ito pong si Presidente Rodrigo Roa Duterte, eh, nung Biyernes, inamin niya na talagang naglalakad siya sa tightrope. Alam niyo ba yung tightrope? Yung sa karnibal, hindi ba yung mga trapezo, yung mga lumilipad. Meron nung wire na inaapakan na nagbabalansi sila. O ganun daw siya ngayon. Kasi ayaw niya naman nung mapurbok yung China. Na kaibigan eh. Ang tinutukoy niya o yung mga, di ba, nagpalabas sila ng isang batas doon na pwede na lang salakayin, paputukan yung mga dayuhan sa kanilang teritoryo na pumapasok. At sabi niya, mahirap talaga. Alam niyo, ayoko naman magtapang-tapangan, sabi niya.
baka tayo pag gumawa tayo ng marahas naman na action, ito'y baka kung saan papumunta, hindi natin maiwasan, baka sumiklab dito yung ayaw natin na mangyari. At least, not at this time, sabi niya. Sabi niya, talagang iniiwasan niya na magkaroon ng tensyon sa China. Hindi dahil sa kalaban natin. Kung hindi, sabi niya, ako naman hindi naman ako kaalyado ng kahit na sino o kahit na sinong bansa. Sapagkat yung China, sabi niya, at yung Amerika, talagang mga kaibigan natin yan. Kaibigan ako ng Amerika. Kaibigan ako ng China. I'm not against the Chinese, neither the Americans. Ewan ko, hindi ako pro-American, sabi niya. I'm just a Filipino government worker working for the interests of my country. Huwag kayo ma-surprise, sabi niya. I'm not allied with anybody. I'm allied, ina-alay ko ang buhay ko, pati ang alay ko lang talaga ang Pilipinas. Nobody else, yan ang tandaan ninyo, sabi niya. O siyempre, yung ating kontrabida, Bipilini, talaga nagiging kontrabida ka na. Lahat yata sinausawan mo na naman ang issue. Ikaw naman, hindi ko naman maintindihan sa'yo. Paano naman ako pipigil na hindi kita pansinin? Lahat naman yata pinasukan mo na. O, anong sabi mo na naman? Binanatan mo si Presidente Duterte, sabi mo. Yung remark ni Presidente na he cannot afford to be brave in the mouth against China is shameful to the Filipino people. Yung sinasabi ni Presidente, BP Lenin nagsasalita, na hindi siya magiging matapang sa kanyang bibig. Kasi, hindi ba, matapang si Presidente sa mga pagsasalita niya. Ngayon daw, hindi daw siya matapang sa China. Ito'y nakakahiya sa sambay ng Pilipino. Kasi daw ang numero unong obligasyon, labanan ang karapatan ng bansa. Unang-una, BP Lenin, sino ba nagsabi siya yung hindi natin pinaglalaban ang karapatan ng ating bansa? Kung ang tinutukoy mo yung mga pinagagagawa ng China dyan sa karagatan, sa South China Sea, hindi ba nakikita mo? Paulit-ulit na itong si Teddy Boy Locsin, wala nang ginawa kundi magprotesta. Pati nga yung ginawa nilang batas. Initially, ayaw magprotesta sana. Pero nung makita ba, hindi. Parang verbal threat ito to war. Ayaw natin to. Sa nang protesta na naman tayo. Pati yung si Secretary Delphine Lorenzana, binabanatan mo. Sabi mo sa iyong programa sa radyo na kailangan bigyan natin ng papahalaga yung kalayaan at kasarinlan. At mukha daw itong mga leader ng bansa, takot sa Beijing. Sus, Mario, ano ba yan? Saan mo naman pinagkukuha yan? Alam mo kasi, BP Lenin. Iba ang labanan sa internasyonal. Yun ang tinatawag na geopolitics. Hindi ka naman kasi na-expose doon. Walang mawalang galang na sa'yo. Ang karanasan mo lang doon lang sa atin, sa Naga. Ikaw yung ordinaryong empleyadong abogado lang naman sa isang departamento doon. O kaya, hindi mo alam ito. Itong presidente, mag-aaral to. Pinag-aaralan niya, mga kilos nito, calculated lahat. Kaya kita mo, pag ito nagsalita, dumadagundong, may reaction ka agad. Di ba? Sabi niya, hindi isang excuse yung matakot ka para hindi mo pangalagaan o bigyan proteksyon ang karapatan ng mga Pilipino. Mali nga premise mo in the first place. In the first place, hindi natatakot si Presidente Duterte. Nagbabalanse. Balancing tightrope nga eh. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tightrope? Jesus Maria. Bipilihan niya naman. Ano ba yan? Sabi niya, we're not like that. It is sad to read that we're not going to act. Nag-act na nga tayo eh. Anong action natin? Hindi ba nagprotesta nga si Teddy Boy Locsin? Ano pang ginawa? Hindi ba sabi ni Secretary Delphine Lorenzana, punta kayo doon, mga mangingisda,
kaming bahala, poproteksyon na namin kayo. Ano ba tawag mo dun? O kaya sabi ni Delphine Lorenzana, ang ating Secretary of National Defense, hindi totoo yung sinasabi mo. Lalong-lalo na yung sinasabi ni Risa Ontiveros na senador na kailangan daw seryosohin ang batas. Yung pong batas na pwede nilang paputukan yung mga kalaman nila. Lalong-lalo na daw yung mga mangingisda. Kaya sabi ni Secretary Lorenzana, excuse me, with all due respect to the lady senator, I did not downplay China's new Coast Guard law. On the contrary, I even encouraged our fishermen to continue fishing within our EEZ. O, hindi ba? Hinikayat ko nga na, tuloy nyo, punta kayo doon, huwag kayo matakot. Sapagkat pagtatanggol namin kayo, bigyan namin kayo ng proteksyon. Sabi ni Secretary Lorenzana, ipagpapatuloy ng sandatang lakas ang kahandaan sa pagtatanggol sa ating bansa. Habang totoo na kalaban natin yung mga ibang claimants dyan sa West Philippine Sea, sabi ni Secretary, ako naniniwala pa rin sa mapayapang diplomasya na pag-usapan natin sa lamesa ang mga suliranin na bumabagabag sa bawat claimants. Kaya sabi ni Secretary Lorenzana, the Philippines will consult with its allies kung paano i-handle ang situation dito sa bagong batas ng China. Habang ang Estados Unidos at sa iba pang mga claimants like us, patuloy na binabantayan natin yung pinag-aawayang karagatan. At sa party naman ng BFA, yung Visiting Force Agreement, di ba, pinagusto ni Presidente, terminate na ito. At syempre, ayaw naman ng Amerika. Sabi ni Presidente, sige, kung gusto nyong ituloy natin yung Visiting Forces Agreement, ay magbayad kayo. Nako, dali naman kagad itong si Senador Lacson. Hindi naman daw tayo extortionist. Hindi naman daw tayo humihingi. Pero mukha namang umatas na doon si Senador Lacson sa sinabi niya. Minsan kasi padalos-dalos din kagad, react din kagad eh. Hindi, actually, ang sinasabi ni Presidente Duterte, sabi niya, ang problema kasi, tayo kaibigan ng Amerikano. Pag yan ay kausap mo, kaya sinasabi niya, kausap ko si Presidente Trump. Oh, marami kaming pinag-usapan doon na maraming ibibigay na ganito, ganyan tulong. Wala, hanggang ngayon, wala. Ganun din sa mga nakaraang presidente, puro lang pangako, maganda lang sila sa salita, kulang sa gawa. Kaya sabi niya, aba hindi naman po pwede, palagi na lang tayong on the receiving end. O gusto niyo kaming gamitin, dahil alam niyo po, geographically kasi, kailangan talaga nila ang Pilipinas. Kaya gusto nila rito, palaging merong military dito. Dito sila nagkakaroon ng mga war exercises, di ba? Sabi ni Presidente, hindi. Kailangan, bayad kayo. Dahil sabi niya, it is a shared responsibility. Pero yung responsibilidad nyo, ay hindi naman po pwedeng libre. Dahil, pag nagkaroon ng gulo, nagkaputo ka, nagkaroon ng digmaan, o lahat naman tayo, masasalanta, at lahat ng mga masisira, gagastusan natin. Ibig sabihin, magbabayad, dapat ikaw din, ganun. Hindi po ba? Kaya, sabi niya, for the reason of exigency of the moment, requires their presence here, okay na lang ako dyan. But, in the past, we ordered so much from them, so much we're not delivered at all. O yun nga sinasabi niya, daming purong pangako. Napapako naman. O sabi naman ni Ping Lacson, yun nga, umatras na siya doon kasi initially sinasabi niya, binanatan niya si Presidente. Pero yung subsequent message niya, tinanggal niya sa tweet niya na diplomatic approach pa rin. And Senator Ping, talaga namang ever since, ganun talaga. Sabi niya, hindi, dapat yung masyadong ginagamitan ng strong words, diyan kamali, alam mo, Senator Ping.
yung si presidente, tactician yan. Na nakita mo yung sa Balangay Gabels, o hindi ba? Ang daming nagsabi doon, hoy, dapat hindi ka nagsalita niya sa harapan pa ng ambassador ng Amerikano. Cursing. At talagang pinakita mong galit ka. O hindi ba? After a few months, binalik sa atin. Ganun talaga ang presidente. Mahusay nga eh. Magiging presidente ba yan kung mahina? Hindi pa nga nakatanggap ng talo yun sa eleksyon eh. Ano ba kayo? Kaya pagkatiwalaan nyo ang kagalingan ng utak nitong presidente ito. Hindi ito na para bagang nagdudunong-dunungan, hindi siya ganun. Madunong talaga siya. Nag-aaral eh. Hindi kagaya itong mga kontra ng kontra. Kala mo, ang gagaling. Kagaya ni VP Lenny, nung marinig niya si Senator Ping na nagsabing, ano yan, nag-extort ka? Para namang kriminal. O, sari din siya. Sausaw din siya. Sus, Maria Joseph. Kaya tuloy yung nabasa ko kanina yung Daily Tribune. Binabanatan siya ng isang editorial ng Daily Tribune. Sabi na, ano ka ba, VP Lenny? Lahat sinausawan mo. Lahat na issue pinapasukan mo. Eh, mga hindi mo naman pinag-aaralan. Ano naman? Sabi ko nga sa VP Lenny, huwag ka makikinig dyan sa mga kung sino-sino kasi pinagpumupulot mo kung saan mo nakita yung mga tagapayo mo eh. Gamitin mo na lang yung sarili mo. Sarili ka namang katutubong talino. Kasi pag pumasok ka kasi sa isang bagay na hindi masyadong napag-aralan, pag ikaw hindi gumamit ng sentido komo na tinatawag, eh talagang mapaparaya, masisira ka talaga. Tandaan mo, VP Lenny, si presidente, paulit-ulit kong sinasabi sa inyong lahat, na ang panuntunan niya sa kanyang pamamahala ay yung nakalagay sa saling batas na ang tungkulin mo bilang head of government ay bigyan mo ng pagsisilbi at ng proteksyon ang sambayan ng Pilipino. Kaya hindi mo na siya kailangan. Kasi makikita mo naman yung lahat ng galaw niya eh. Hindi kagaya ng mga ibang presidente ng nakaraan. Hindi ba? Hindi ko na kailangan sabihin siya, halata-halata naman. Yung mga teka-teka. Puro teka. Ayun. Ay, nako. Kaya, wag ko kayong mag-alala. Yang si presidente, magaling ho yan sa balancing act. Pinakita niya na sa inyo kung paano siya maglaro sa geopolitics. O ito naman, sino naman to? Naku, ito na, ito, isa pa ito. Ito naman si Federico Pascual. Ano ka ba? Ikaw, isa ka pa eh. Kung makapag-analyze ka, akala mo, ang galing mo, eh wala naman. Ampaw naman yung mga sinasabi mo. Biro mo, spineless daw. Wala daw buto yung mga pahayag ni presidente. Eh, kung baka daw hindi alam ni presidente na binibenta niya yung kaluluwa ng bansa. Sus, Maria Joseph, ano ka ba? Ay, hindi ko malaman kung saan ang gagaling. Talagang, sa tingin ko, talagang galit lang kasi kay presidente. Ayaw nila si presidente. Hindi nila matanggap na itong presidente ay naging presidente. At hanggang ngayon, kahit na anong batikos ninyo, kahit na anong mura ninyo, kahit na anong propaganda ninyo, ay talagang ang Pilipino sa bayanan, tinatanggap siya, minamahal siya, pinagkakatiwalaan siya. Ay, biro mo 91% trust approval rating. Paano mo lalabanan yan? Eh, kayo naman eh, kagaling-galing nyo magsususulat, basta na lang kayo, you're dishing out irresponsible criticisms. Hindi nyo pinag-iisipan. Eh, nako, ano ba kayo? Anyway, nako, inabot na naman po tayo ng oras. Sakit na ng ulo natin tuloy. Kumikirot ang ating ulo. Pag nakakabasa tayo, nakakarinig ng mga ganitong argumento na kulang, hindi lamang sa laman,
kulang pa sa sentido komun. Anyway, tayo po ay makikiusap na muli na mag-suit po kayo ng inyong face mask and face shield. And every time you go out, please, siguraduhin nyo lang na malayo kayo sa nasa salubong nyo, sa inyong katabi, at least 2 metro. Yun ang pinaka-safe. Or 6 feet. And, siyempre, don't forget to wash your hands frequently with soap and water. At ganun din, yung pagpapalakas sa inyong mga katawan, maging malusog po tayo, maniwala kayo. Dagdag na depensa sa anumang uri ng sakit. Kumain tayo ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras, at tamang bilang, di po ba? And when you wake up or sleep at night, huwag niyo pong kalimutan. Talagang tayo po ay magpasalamat sa dakilang lumikha, sino man, at ano man ang pagkakilala natin sa Kanya sa pagbibigay po ng buhay natin at yung pagdudugtong sa atin sa araw-araw. At pasalamatan po natin siya sa binibigay na biyaya sa atin sa kinakain natin sa araw-araw. Humingi rin po tayo ng alalay na tayo ay gabayan. That this God of ours should guide us as we walk the path of thorns, para dalhin tayo dun sa path of roses, at makarating tayo dun sa paraiso. Hindi po ba? So, ito po si Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam, hanggang bukas na muli, alas 2, alas 3 ng hapon, at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses, and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.